Good morning, guys. Maulang umaga po. Ayan, so bali, nasa mga tatlong araw na yung sunod-sunod na pag-ulan ngayon dito, guys. At tsaka nga pala, bago tayo magpakain, napisa na po pala yung last na naglilimlim sa ating bantam. Ito po. Ayan. Meron lang anim na napisa. Ito yung original na babae natin. Ayan po. So bale, meron lang anim na sisiw ang napisa. Kasi nga, tuloy-tuloy yung pag-ulan. Medyo nabasa yung ibang itlog. So, hindi napisa yung iba. Pero okay lang yan. At pinakawalan ko yung ating ibang bantam. Ayan, guys, oh. Ang cute, diba? Ayan, so ayan sila. Kasama nila ang tatay nila. Anyways, dahil sunod na naman yung pag-ulan, siyempre mga ka-farmers natin, gusto natin na hindi magkasakit yung mga manok natin. Lagi ko naman sinasabi yan kasi dito kasi sa amin, dito sa Pilipinas, laging maulan talaga. So ito yung mga manok natin. Hello! Come here! Come here! Pasok, pasok! Pasok! Yeah, pasok! Alright, so papakainin ko muna sila ngayon, guys. Paano ba to? Dito, dito. So papakainin natin sila ngayon, guys. Medyo madilim yung panahon ngayon, guys, kasi umuulan. So, ito na yung advantage, guys, kapag meron kang housing ng mga manok ninyo. Ito na yung advantage, pinakamagandang advantage kapag meron kayong manukan at meron kayong housing sa mga manok ninyo. Kasi kapag umuulan, pwede yun silang ipasok dito, pwede yun silang ikulong dito. At kahit na nakakulong sila, hindi naman sila crowded kasi malaki yung space. So, ang gagawin natin ngayon ay, syempre, dito muna sila. Kasi hindi natin alam kung kailan mawawala yung low pressure o yung may bagyo siguro. So, ang gagawin natin ngayon ay isasarado natin sila dito. So, ayan, ikukulong natin sila dito. Tapos itong isang puti, huwag ka lumabas. Ay, lumabas pa. Ilang papasok yan, tapos saka natin isarado. Huwag nyo lang masyadong isipin yung gasto sa housing, guys. Siyempre, hindi naman talaga maiiwasan yan na kailangan talaga nating pagtuunan ng pansin yung sa gasto sa housing. Pero kung gusto natin talaga na maging ligtas sila sa kahit anumang mga sakit na dadating kapag bagyo, tulad yan, kapag sobrang basa nila, hindi sila nakakapangitlog ng maayos. Pero huwag nyo lang masyadong isipin yung gastos. Dahan-dahanin nyo lang. Siguro, kapag hindi kaya ng budget, pwede nyo dahan-dahanin. Huwag nyo pag-isahin yung gastos. O pwede, unahin nyo muna yung haligi, tapos pag may budget, bubong naman, tapos pag may budget na naman, kawayan, paitlo, ganyan. Hanggang sa matapos. Kasi maganda talaga, guys, kapag may housing tulad nito ngayon. Yan, bagyuhin ngayon eh. So, ano natin dito kung may nakalaban. May dalawa pa sa labas. Yun yung maganda, guys. Huwag niyong isipin muna na ang gastos naman ito kapag sa manok. Magastos talaga, guys. So, kailangan nating pagtuunan pa rin ng pansin yung housing.
Maganda talaga kapag mayroong housing. Kasi hindi nyo alam kapag may bagyo o isang mag-iisang linggo, dalawang linggo yung umuulan. So, kawawa yung mga manok natin, di ba? So, ayan. Kukulong muna natin sila dito. Sasarado natin 'to para safe sila sa loob, hindi sila mabasa ng ulan. Kasi pag nasa labas, guys, hindi naman 'yan talaga, walang payong dala 'yan eh. So, sarado muna natin 'to bago sila makalabas. For safety reason. Yan, sarado na. So, dyan muna sila sa loob. Hanggat hindi tumigil yung ulan o mawala yung bagyo, dyan muna sila sa loob. Ayan yung housing natin. Check natin ito ating sisiw. Ayan guys, yung sisiw natin. Umuulan pero 24 hours yung ilaw dyan. So, okay naman sila. Walang namatay. Healthy pa rin. Ayan, maraming pagkain. May tubig. Importante yan. Doon naman sa kabila. Tingnan natin kasi wala silang ilaw dito, guys. Malalaki na kasi to. So, ta-da! So, ayan po. Kahit na walang ilaw, healthy pa rin. Duda ko, bantam tong isa, oh. So, ayan po lahat. May pagkain, may tubig, so walang problema. Kahit walang ilaw, okay lang yan, guys, kasi malalaki na. Mahaba na yung kanilang mga pakpak. Duda ko ito bantam eh. Ito. Bantam ka. Bantam ah. Bantam nga siguro to. Pakawalan natin kasi pinakawalan natin yung mga kasama niya eh. Doon ka sa kasama mo. Lipad! Nako! Kung ka sa kasama mo, huwag ka dito. Ito. Ito yung kasama mo. Ano? Walo pala sila lahat. Isa lang yung lalaki, guys. Walong bantam, isang lalaki. Ayan o, itim. Daming babae. Anyways, guys, i-promote ko na lang itong ating bantam kasi binibenta naman natin ito eh. Ito, mga sisiyo. 10 sisiyo yung nandito. Ayan. So, kung sino man yung mga bantam lovers dyan na gustong-gusto yung mga ganitong klaseng kulay, itim, sa mga bantam, meron po tayong available 10. Kung gusto nyo ubusin, ubusin nyo na yung 10. Huwag lang yung inain. Tapos itong lalaki, pwede na natin ito ibenta. Ito, ganito yung kulay niya, guys. Yan. Malapit na yan, malaki na. Tapos yung susunod is ito naman. Ito. So, hindi ko pa klaro kung may kung ilan yung babae o yung lalaki dito. Pero bibenta din natin to. And lastly, ito sila. Itong batch na to. Kung gusto ng 7 babae, isang lalaki, pwede itong bantam natin. Oh, ito. Right, sa mga bantam lovers dyan, pwede ito sa inyo. Ito. Ito yung babae, ganito yung kulay niya. Ayan. Meron tayong 7 babae at isang lalaki. Ayan, guys. Ayan, sa mga gusto lang, mag-comment na kayo or mag-message kayo sa aking Facebook page, Jig Denver Official. So, maraming salamat po. Alright, so, busy pa tayo ngayon, guys.
Kasi meron pa tayong hinahabol na nag-order ng 3 tray ng itlog. Ito. So meron na tayong 2 tray dito. Meron kasi nag-order ng 3 tray. So mamaya, aabot na yan, 3 tray na yan mamaya. Mamayang hapon, so may di-deliver na natin yan. Sa mga nagtatanong kung magkano yung tray ng itlog, ito po hindi pertil pala. Sa mga nagtatanong ng pertil, wala po akong pertil ngayon. Hindi po ako nagpapapertil ngayon. So yung binibenta ko ngayon is yung table eggs. Sa mga nagtatanong kung magkano yung tray ng table eggs, depende sa size, pero yung pinakamahal is nasa mga 250 yung large. So yun po yung price range dito sa amin. So maraming salamat guys. Siyempre, shout out na rin sa mga ka-farmers natin mapa Luzon, besides Mindanao ka man. At siyempre, kung nasa ibang bansa ka man, shout out sa iyo. Siyempre, hintayin ko na mag-subscribe ka para dumami tayo dito. Okay na? So maraming salamat guys. Kita-kita ulit tayo sa susunod na video. Happy farming! Bye-bye!